Mapait. Usually, ayaw ng iba dahil sa lasa nito. Ngunit, marami din naman ang may gusto dahil para sa iba, napakasarap ng ampalaya o bitter gourd sa Ingles. Alam mo ba na ang mapait na gulay na ito ay napakaraming benepisyo sa ating katawan? Tama, marami ding sakit na kayang pagalingin ito. Yan ang ating pag-uusapan. Sa tingin ko, after ng video na ito, magugustuhan mo na ang ampalaya. Are you ready? Let's start! Diabetes. Ang ampalaya simula pa noong unang panahon ay ginagamit na ng indigenous people sa maraming parte ng mundo bilang gamot at lunas sa diabetes at sa mga komplikasyon nito. Ayon sa pag-aral, the best ang ampalaya sa pagkokontrol ng blood sugar. Ang ampalaya ay tumutulong upang gamitin ang sugar sa ating katawan upang mag-produce ng insulin na importante para ma-regulate ang ating blood sugar. Laban sa cancer. Ayon sa mga pag-aaral, ang ampalaya ay nagtataglay ng cancer-fighting properties. Pinupuksa ng contents nito ang cancer cells sa stomach, colon, lungs, at nasopharynx. Ayon din sa latest study, mabuti ang ampalaya para sa mga kababaihan dahil napipigilan nito ang growth and spread ng breast cancer cells. Alam naman natin na isa sa pinaka-common na form ito ng cancer sa mga babae, kaya tandaan na laging kumain ng ampalaya. Gamot sa sugat. Kung ikaw ay may sugat at gusto mong mabilis gumaling ito, gumamit lamang ng ampalaya. Pwede ito directly ipahid sa sugat at for sure mapapabilis ang paggaling nito. Ang ampalaya ay mayroon ding antimicrobial properties na pinipigilang magkaroon ng impeksyon ang sugat. Stress. Napaka-common na problema sa maraming Pilipino ang stress. Buti na lang at ang ampalaya ay napatunayan ng epektibo pantanggal ng stress dahil sa anti-bilious and sedative properties nito. Ang epekto nito sa taong nakakaranas ng stress ay magiging positibo ang pakiramdam. Why not try it out? Pampaganda ng balat. Gusto mo ba ng flawless skin? Ang ampalaya ay nagtataglay ng powerful antioxidants kasama ang vitamin A and C, tumutulong upang pigilan ang early signs of aging sa skin. Tumutulong din ang ampalaya na mabawasan ang wrinkles para naman sa may mga edad 40 pataas. Isama na natin ang effectivity nito upang pagalingin ang iba't ibang problema sa balat tulad ng eczema, psoriasis, at binibigyan din ng ampalaya ang ating balat ng karagdagang proteksyon mula sa UV rays ng araw. Para sa buhok. Sa paglalagay ng katas o juice ng ampalaya sa ating mga anit, magbibigay ito ng maraming benepisyo. Mababawasan nito ang paglalagas ng iyong buhok, pamumuti ng buhok, split ends, dandruff, at pangangati. Maaari mong ipahid ang katas ng ampalaya sa iyong anit at imasahe ito. Iwan ito ng 30 minutes at pagkatapos, hugasan at mag-shampoo. This works for lots of people. Panlinis ng atay. Kung ikaw ay mahilig uminom, for sure alam mo na magiging problema mo in the long run ay sa atay. O kung sa iba naman kung may problema na sa atay, ang ampalaya ang the best para sa iyo. Ayon sa International Journal of Vitamin and Nutrition, ang ampalaya ay nagbibigay protection sa ating atay mula sa liver failure. Dahil ang ampalaya ay nagpapalakas ng activity ng enzyme sa ating atay. The result is healthier liver. Pampapayat. Ang ampalaya ay mababa sa calories, fat, at carbohydrates. Ang mga ito ang mga bagay na nagpapadagdag ng timbang sa isang tao. Sa pagkain din ng ampalaya, makakaramdam ka ng mas madalas na pagkabusog. Saktong-sakto kung gusto mong magpapayat. Ayon sa latest studies, ang extracts ng ampalaya ay tumutulong upang pigilan ang pagbuo ng mga bagong fat cells sa ating katawan. So, if you are on a diet, isama na sa mga kinakain ang ampalaya. Pampababa ng kolesterol. Kapag mataas ang kolesterol mo, maraming sakit ang maaari mong makuha, lalo na sa puso.
Ang kolesterol kasi kinalaunan ay nagdudulot ng fatty plaque o yung mga bara sa ating arteries. Marami ng pag-aaral ang sinagawa na nagpapatunay sa mga taong matataas ang kolesterol kapag kumain ng ampalaya ay bumababa ang LDL cholesterol at triglycerides. Kaya't kung gusto mong laging mababa ang iyong kolesterol, eat ampalaya everyday. Pampalakas ng immune system. Nilalabanan ng ampalaya ang mga virus at bakterya sa ating katawan at pinapalakas nito ang ating immune system. Kung malakas ang iyong immune system, mas malakas ang protection mo laban sa mga sakit. Saktong-sakto sa panahon ngayon, di ba? Ang antioxidants na taglay ng ampalaya ay isa sa mga kilala na napaka-epektibong panlaban sa iba't ibang sakit at free radicals. Para sa mata. Kung mahal mo ang iyong mga mata, simulan mo nang kumain ng ampalaya. Napakarami nitong benefits sa ating eyes, tulad ng pagpigil nito sa katarata at panghihina ng mga mata. Take note na ang ampalaya ay nagtataglay ng beta-carotene at vitamin A. Both are great for our eye health. Para sa hirap dumumi, ang ampalaya ay isang excellent source ng fiber at ang regular na pagkain ng ampalaya ay nakakatulong upang maging normal ang iyong pagbabawas dahil ito ay nakakatulong upang mawala ang indigestion at constipation. Hindi lamang yan, sinusuportahan din ng ampalaya ang healthy gut bacteria upang maabsorb ng mabuti ng ating katawan ang mga nutrients sa mga kinakain natin. Bulate sa tiyan. Ayon sa mga pag-aaral, ang ampalaya ay nagtataglay ng anti-helminthic activity laban sa ilang variety ng bulate sa tiyan. Mabuti ang ampalaya para alisin ang mga helminths o parasitic worms sa ating katawan. Kumbaga, nililinis nito ang ating digestive system. Depresyon. Ang ampalaya ay napag-aralan ng kayang pabutihin at pagalingin ang iba't ibang emotional at mental problems, gaya ng anxiety at depression. Ito ay dahil sa maraming vitamin B9 na taglay ng ampalaya. Hika at bronchitis. May ilan ng pag-aaral na na-conclude na ang ampalaya ay napakabuti para sa ating baga dahil kaya nitong maibsan ang mga sintomas ng hika at bronchitis. Ang ampalaya kasi ay nagtataglay ng antihistamine, suppressant, anti-inflammatory, expectorant, at antiviral properties na perfect para sa ating lungs. So, if you want to have a healthy respiratory system, ugaliin ang kumain ng ampalaya. Lagnat. Tama, ang ampalaya din pala ay nakakabuti ng pakiramdam at nakakababa ng lagnat. Ang ampalaya kasi ay nagtataglay ng analgesic at anti-inflammatory properties. Makakatulong ito upang bumuti ng kahit papaano ang tao na nilalagnat. Sa Pilipinas, ginagamit ang dahon ng ampalaya para sa may mga lagnat. Maraming masasarap na recipe ng ampalaya ang available, tulad ng ginisang ampalaya, beef ampalaya, pork ampalaya with oyster sauce. Pwede rin gumawa ng ampalaya juice. Why not i-try mo ang mga ito? Safe ba ang ampalaya sa mga buntis? Ayon sa mga pagsusuri, hindi mo na dapat kumakain ng ampalaya ang mga buntis dahil maaari itong magdulot ng maagang labor sa mga nagdadalang tao. Gusto mo na bang kumain ng ampalaya pero napapaitan ka talaga dito? Narito ang ilang tips para mawala o mabawasan ang pait sa ampalaya. Kuskusin ng asin. Ito yung classic way para mawala yung pait sa ampalaya. Pagkatapos hiwain sa gitna ng pahaba, alisin ang mga buto at yung kulay puti sa ilalim ng mga ito. Pagkatapos, kuskusan ito ng isang kutsaritang asin doon sa parte ng tinanggalan ng mga buto. Itabi muna ito for at least 5 minutes. After 5 minutes, makikita mo na may moist na sa nilagyan mo ng asin. Ito yung mapait na katas ng ampalaya. Hugasang mabuti. Alisin ang asin at yung mapait na katas. Punasan or ipat dry. Pwede mo na itong hiwain ng maninipis at lutuin. Ibabad sa tubig na may asin. Pagkatapos linisin at hiwain, ibabad ang ampalaya sa isang bowl na may lamang tubig at asin. Pigain ang bahagyang ampalaya sa kaibabad for 5 minutes o kaya overnight.
After ibabad, i-drain ang tubig sa ampalaya. Banlawan, saka ipat dry ang ampalaya. Maaari mo nang simulan itong lutuin. Grabe, napakarami palang benefits ng ampalaya. Paborito mo ba ang gulay na ito? Ano ang paborito mong luto ng ampalaya? Share it to others by commenting down below. Thank you for watching at kung gusto mo pa ng videos na katulad nito, just subscribe to our channel. Have a great day!